Okay po, magandang gabi po sa lahat. So ito na yata yung pinaka late na alas 10 ako nag-live. So most of you tulog na. Tulog na po. So sige lang po, magpahinga lang po kayo. Anyway, ang video ko pong ito ay i-upload ko sa YouTube, my YouTube channel. So paki-subscribe po The Supremo Extremo. Okay, huwag niyo pong kalimutan i-subscribe ang aking YouTube channel. So dito sa aking mga videos, so pinapaliwanag ko at pinapaintindi po sa inyo regarding sa mga harassment ng mga online lending companies, online loan apps, okay, applications. So dito ko sinasabi lahat ng mga instructions ko kung ano ang mga dapat niyong gawin. Okay, huwag niyo pong kalimutan i-subscribe, okay? Para po yung mga kada upload ko ng mga videos mag-notify sa inyo. So, lagi po sana kayong updated dahil maraming mga modus ang mga online loan companies, okay? Mga online lending, okay? Online apps, marami silang modus. Marami silang tawag nito pakulo, okay, para makasingil, okay, para makapandarambong, para makapandaya, makapanloko ng tao at mapanira, okay, siraan kayo, okay. Sinisiwalat ko lahat ng mga katarantaduhan ng mga loan application na yan. Okay, mga walang hiya, iyan. Okay po. So, ngayon guys, no, so nababasa ko sa aking YouTube channel yung mga comments ninyo. So, lagi po akong updated, lagi akong tawag dito, hands-on ako, lagi ako nagre-reply. Even sa Messenger, sa YouTube, nagre-reply po ako. As long as meron akong time. Okay, kapag mayroon pa akong time, nagre-reply po ako. Okay, so this video, i-upload ko ulit ito sa aking YouTube channel, The Supremo Extremo, The Ola Killer. Okay, yun, ha? So ngayon, i-discuss ko sa inyo kung paano ko naloko. Okay, kala nila maloloko nila ako mga loan app na to. Okay? Meron kasi akong estafang Ola. Este, na loan na Ola. Okay? Okay. So, ganito guys, ha? Tinig kayo. Kasi, na-trap sila sa patibong ko. Okay po yun. Na-trap po sila sa aking patibong. Okay? Kumuha ako dito sa isang load up na ito. So, approve naman. So, syempre, guys, kailangan prepared ako. Alam ko ang dapat yung gawin kasi alam ko kung saan nila ako titirahin. Okay? Ako may pambayad ako, pero sinusubukan ko lang sila. Okay? Sinusubukan ko silang lahat. Ayan, natrap sila. Ako pa ngayon ang ginagago ng mga loan app. So, kahit saan sa'yo pasikot-sikot ang mga loan app na yan, wala yan lulugar sa akin. Alam ko na ang bawat pasikot ninyo at bawat pakulo. Okay? Lumang tugtugi na yan, lumang musics, lumang lyrics na yan sa akin ng mga style ninyong bulok. Okay? Kaya dito sa mga tao, okay, sa mga taong mga tanga at mga bobo na patuloy pa rin kayong nagbabayad sa mga loan app na yan. Okay? Ulitin ko, sa mga tao, mga bobo at tanga kayo, magsigising kayo. Ulitin ko, magsigising kayo sa mga katanghan ninyo. Okay? Hindi kayo makukulong dyan. Illegal sila. Kaya sinabi ko na pagdaanan ko na yan sa inyo. Hindi ako nakapagbayad pero wala silang nagawa.
kasi may panlaban ako sa kanila. Sa lahat ng mga loan app na yan ang haras ni isa sa kanila, walang nakagawa sa akin yan kasi may panlaban ako sa kanila. Okay? Gaya sinabi ko ng mga nakaraang videos ko, wala akong pakialam kung SEC registered ka. E hayop ka loan app ka, kung lumabag ka sa Data Privacy Act, tapos ka sa akin, tapos ang usapan. Naiintindihan nyo? Uulitin ko sa mga titong mga nagpapakatanga at nagpapakabobo, huwag kayong matakot kung SEC registered yung mga yan. Okay? Kung SEC registered, basta in-access nila ang iyong contacts, ang iyong privacy. Uulitin ko, ang iyong privacy, in-access nila, nag-text plus, tinawagan ng mga hiwala sa contact reference mo, phone book, lahat, labag yan sa batas. Doon pa lang, malaki na panalo mo. Okay? Doon pa lang. Huwag kayong matakot kung SEC registered. Hindi naman ako galit sa lahat ng loan app, pero meron ako natitirang dalawa pa ring loan app na medyo maayos kausap at napapakiusapan. Ito ay si Tala at si Bill East daw. Wala pa akong naging issue kay Bill East kasi I never borrowed money from Bill East, okay? Pero according to some people, okay, na maayos ang kanyang pamamalakad. Hopefully sana ganon. Kasi si Fast Cash, si Cashalo before, maayos yan. Pero ewan ko bakit naging walang hiya at nagkaroon ng ano yan, demanda sa o kaso sa NPC o National Privacy Commission. Ibig sabihin, minilabag silang batas. Tapos nakita niyo interest, biglang lumobo. Dati kapantay lang ni Tala yan. Diba? So, guys, ayun lang ang sinasabi ko sa inyo. Sabi ko ang totoo. Si Fashkas revoked na ang kanyang license. So, wala na din sila makapag-operate. Ang tanong, bakit nag-ooperate sila? Gumagana pa yung apps nila sa Play Store, guys. As long as nagbabayad ka, gagana at gagana pa rin yan. Mag-operate pa rin application yan. Dapat yan, kay Google Play na, tanggalin na yan dyan. Hindi pa napapatanggal eh. Pag natanggal yan, wala na yan. Wala nang way para makapagbayad ang tao. Disabled na yung apps. Okay, naiintindihan nyo? Oh. Ngayon, kayong mga tanga at bobo, gumising kayo. Ha? Maraming mga biktima, marami kayo, hindi kayang kayo nag-iisa. Maraming nag-chat sa akin. Okay? Ulitin ko, huwag kayong matakot. Ha? Okay, ilan lang ang ulan ninyo? Ako hindi ko mabibilang sa daliri ko at hindi ko na makalimutan. Pero ni isa walang nagtagumpay. Okay? Walang nagtagumpay. Okay, intindihan nyo? Pagbaranggayan dito, pasensyahan na lang. I can pay. Kung magbarangay, I can pay. Even the, ano lang, principal amount. Pero, damage is done. Okay, nag-text blast ka, tinawagan mo yung contact reference ko. Do you think babayaran pa kita? Bakit ka matatakot sa barangayan settlement kung meron akong proof na naglabag ka sa privacy ko? Okay, iintindihan nyo. Ako, wala akong takot dyan sa mga loan app na yan. Dati takot ako, ngayon ni isang katiting wala na akong takot dyan. Intindihan nyo? Ulitin ko, nag-loan ako last week. Approve ang tanga-tanga. So ngayon, siyempre, di naman ako tanga. Kaya sinabi ko na paghandaan ko na yan. Kada reminders niya, wala pa 30 days. Wala pang due date. Nag-text blast agad sa contacts ko. Pero anyway, may contacts ako doon. Siya yung, di naman lahat doon ano eh. Importante sa ano ko. Sa contacts ko, hindi lahat importante na doon. Kaibigan ko lang, naglagay lang ako doon sa kaibigan ko na mabait naman ka. Ano lang.
Okay, nag-reply sa akin, natawa ako. Okay. So, tapos na usapan. Bayad na ako. Ngayon, babantaan na ako, ipopost sa Facebook. Eh, di ipost nyo. Okay. Kaya sinabi ko, hindi ako tanga at bobo na paghandaan ko na lahat yan. Alam ko, prepared ako. Wala akong pakialam kung mag-post yan. And you know guys ha, I'm playing as a victim here, okay? Sinasabayan ko kayo para malaman ninyo. Okay, ginawa ko ito para malaman nyo na kasabay nyo ako. Kung ano ang ginagagawin ko, gawin ninyo. Ha? Sana naiintindihan nyo ako. Okay, ngayon, kaya sinabi ko, nag-text blast. Nakaabot sa kaibigan ko. Tapos na. Oh. Bakit ko pababayaran? Lahat ng pagbabanta binigyan niya sa akin, wala. Hindi na ako natatakot eh. Block na lang ako ng block. Lahat ng block. Wala akong pakialam. Wala akong pakialam guys. Kasi lumang tugtugi na yan. Prepared ako. Panado ko na yan. Oh. Tinatakot niya ko. Kapag di ako nagbayad, ano agad ako. NBI agad hinaharap sa akin. Go! Let's see. Hanggang saan ang kaya nyo, mga loan apps kayo. Okay? Tignan ko hanggang saan ang kaya ninyo. Anyway, guys, ha? Kaya ko kayo sinasabi ang ganun. Para maramdaman nyo. So, nilalagay ko sa situation ko na maging victim din ngayon. So, ano yung mga dapat yung gawin? Okay? Yun din ang gawin ninyo. Ulitin ko, yung mga tangat bobo pa rin nagbabayad ng partial for extension, huwag na kayong magbayad. Okay? Sayang ang pera. Magkano? 1,500? Okay. Diba? Walang kwenta. Para ka lang, tinapon mo lang yung 500. Tinapon mo 1,000. Pero ang problema mo, nandyan pa din. Okay? Naiintindihan nyo? Guys, ulitin ko ha, meron akong group chat. GC, tiyatawa itong group. GC o group chat, kami-kami. Mga victim doon, sinasali ko sa GC. Pero guys, kaya lang sa nakaraang pang video, hindi ako basta-basta nagpapasok ng kung sino-sino doon. For protection and privacy ng mga members. Naiintindihan nyo? Sabi ko, kung magsasali kayo sa GC, meron kami membership o membership fee, joining fee, nihingi ko. Mas mahal pa nga yung ano eh. Nag-partial ka na, nandiyan pa yung ano mo, problema mo. Tapos, di ba na, parang tinapon mo lang pera eh. Kung sumali ka sa GC ko, i-explain ko sa'yo lahat ang dapat mong gawin. Pero guys, gaya lang sinabi ko nung una, hindi ako basta-basta nag-invite sa GC eh. Di ba? Hindi ganon. Na lagay na lang ako, nalagay ko sinong tao. May espiya doon. Naintindihan nyo? Okay. Una sa lahat, guys, sabi ko, subscribe sa my YouTube channel. Manood kayo ng videos ko. Libre yan. Free yan. Free. Walang bayad. Nandiyan din yung mga instructions ko. Oo. Kung gusto nyo ng one-on-one talk, sumali kayo sa group chat ko, sa GC, walang problema. You have to pay my time. Naiintindihan nyo guys. O kayo, marami nagchat-chat sa akin, hindi ko kayo ma-entertain. Ang dami nyong tanong. If you want my time, you pay my time. Kasi marami din akong ginagawa. Naka-focus ako sa group chat, ibang tao ka-chat ko. Ano mapapala ako, di ba? Mapapagod ako kakachat, kakasalita. O, tutulungan kita, pero hindi man yung oras ko naman, yung pagod ko naman. Unfair naman sa akin, nagpakapagod ako. So, itong mga video ko, free na to eh. Sa inyo, free na, walang bayad to. Subscribes ka lang, manood ka lang. Naiintindihan nyo, hindi ako mukhang pera, nasisingiling ko kayo ng ganyan. Yung sa akin, yung time lang na pagod ko. Okay, ang dami nyo. Chat ko isa-isa lahat, explanation ko. May mga instructions ako na sa group chat ko lang sinasabi, guys, ha? Sa group chat lang, kasi napakahaba.
tinuturuan kita kung paano ka mag-private ng Facebook mo, anong gagawin mo sa mga loan apps, at may tatlong steps ako eh. Paano ko tawag ito, kukontakin yung contacts mo na dinaanan ni Ola, ginagawa ko yun. So, pinapakalma ko lahat ng contacts mo. Okay? Oh. Yun lang. Tapos kanina may nag-chat sa akin, entertain ko naman. Sabi ko, 5 questions lang, and then sabi ko, 5 questions lang ang pwede kong sagutin sa'yo, and then the rest hindi na kita sasagutin. And then, i-watch mo na lang yung video channel ko, nandoon sinabi ko na lahat. Okay, sinabi ko na. Okay? So dito, kanina, may nag-dian sa akin, sabi niya, pwede kita, sabi niya, kasi, yung contacts ko, kasi pwede tawagan yung contacts ko, kasi ganito, tinanong text plus, pwede load up kita ng 30 pesos. So, guys, naiya naman ako sa 30 pesos mo. Yes, hindi naman ako sa mukhang pera, pero sabi ko manood ka na ng YouTube ko, hindi mo na kailangan magbayad. Pero if you, ano naman, kung 30 pesos, babayaran mo lang sa 30 pesos lang, i-text blast ko yung mga contacts ko, pakausapin ko, pagod ko, oras ko, yun na lang. Eh, gawin mo na lang, manood ka na ng YouTube channel ko. At sundin mo yung mga instructions ko, yun lang. Okay, naiintindihan nyo? Hindi ako balasubas. Ang sa akin lang, sabi ko, yung time ko, magpapakapagod ako mag-chat, kakapagod ako magsalita, mag-explain. Tapos, bayad nyo sa akin, 20 pesos, 30 pesos. Nood na lang kayo ng, ano, ng YouTube channel ko, mag-subscribe kayo, libre yun. Hindi ko yun yung sinisingil doon. Sundin nyo lahat ng mga sinabi-sabi ko. Lahat ng sinasabi ko dito, puro katotohanan. Ay, naiintindihan nyo po sana. Okay, hindi ako balasubas. Kasi kung balasubas ako, wala mo, ano, lahat kayo, napirahan ko na. Magkano lang ang, ano ko, ang service fee nyo sa akin, para consultation, mga ganyan, matanong nyo, sasagutin ko lahat yan. Yung 500, napakalaki na yun. Nabayad nyo lang sa parasyal. Dahil lang sa isang Ola. No, extension isang Ola. Eh, ilan Ola mo, lending mo, online apps mo? 5, 6, 7, 10. Tapos, para siya kini 500. Eh, kung sa akin, kung si you want to need my advice, no? Miss ko, napakalaki ng 500 eh. Ay, babayad mo lang sa akin, tapos yan lahat ang problema mo sa online lending mo yan. Online loan apps na yan. Pero nga, yung 20 pesos, yung 30 pesos, iyon na. Manood ka na lang ng YouTube channel ko, libre yun. Ulitin ko, libre. Ito, i-upload ko para malaman mo. Para malaman nyo, guys. Ha? Hindi lahat, guys, ibibigay ko. Mayroon akong limitasyon. May limitation din. Hindi ako robot. Okay, sana kung robot ako, recorded siya, sabi ko eh. So, pag nagtanong ka, sasagot na lang yan. Okay lang, problema. Okay? Libre yun. Kahit mag chat ka, automatic na sasagot. Eh, syempre, nakakapagod, diba? So, pinapaliwanag ko sa inyo. Kanina, bumili ako ng pang, ano ko, ito, mag-grocery. Yung pangkain ko lang dito sa loob, sa kwarto ko, kasi lockdown. Alam nyo guys, maraming salamat to. Kasi yung mga ito yan, nanggaling, ito na lang yung pagkain ko. Kinuha ko yan sa mga, libre, nagbigay sa akin ng consultation. Siyempre, binibili ko naman ang pagkain, makakain ko. At siyempre, lahat naman ang tanong nila, nasagot ko. Lagi ko silang ine-entertain, pinapalakas ko yung loob, ganito ang gawin mo. Hindi ako nag-stop. Lahat ng tanong mo, nasagot ko. Sa small amount. Huwag naman yung pinaka-small amount. Ano ba yun, guys? Huwag ganun. Manood na lang kayo, guys, ng YouTube channel ko, ha? At, libre yon, hindi ko yon, hindi ito naka-restricted lang sa ilang tao. Okay? Free to free. Okay? So, balik tayo sa topics, no? So, kanina, no, may nagtatanong pa rin kung pupuntahan daw sila kahit nasa province. Okay? As if naman madaling makakuha sa punta ng province, diba? Sasakay ka ng aeroplano, babiyahe ka. Tapos pandemic pa.
Tapos ire-replay ng ULA, meron daw Coast Guard na, na masasalubong. Coast Guard. Wow. Lending company, may mga Coast Guard. Diba? Ang mga lending company, may mga NBI agad. Parang andyan na sila po, susugurin ka na lang. Ano, hindi ka lang makapagbayad on time, okay, on time. Para ka ng under watch list ng mga ano eh, ng mga PDEA, NBI, tsaka PNP, di ba? Ginawa kang kriminal at NBI agad. Hindi ganon. Pananakot yun eh. Basta may nakareceive message na ganon, alam tang panakot na yun. That time pa lang, huwag nyo nang bayaran. Okay, doon pa lang, huwag nyo nang bayaran. Huwag kayong pakialam kung sec-registered siya, huwag kayong matakot. Kung sec-registered sila, ha? Yun ang lagi nyo itatatak sa utak nyo at sa puso nyo at huwag kayong magpakatanga. Okay. Yung sa inyo ko, konti pa lang yan para sa akin. Eh. Ito na ola nyo, lima. Ano pa ako? Kasi lahat sila binitag ko. Lahat sila na ano ko sa akin, alos karamihan sila, napahin ko eh, sa sarili kong trap. Mm. Pinain ko sila. O ngayon. O. Diba? Hindi ako natatakot kung SEC registered sila. Hindi, actually, hindi ko kilala, hindi ko alam yan eh. Hindi ko sila, hindi ko alam yan. Wala akong alam kung sinong, hindi ko sa ulado kung sino yung SEC registered. Hindi ko sinisilit. Kasi wala akong pakialam. Basta may data privacy na nilabag sila, tapos. Tapos ang usapan. Ha? Kahit kailan man ang mga lending companies, hindi nila hawak ang kapulisan, sandatahang armas, police, BI, Coast Guard, wala silang control dyan. Sa utos lang, ganun na. O sige, puntahan mo na, sugurin mo na. Hoy, NBI, ito yung ano, may proof na ako. Hindi siya nagbayad on time. Ang ganun na lang basta yun. Di ba? Tapos NBI, puputahan ka na lang, nakaka-arrestuin ka na lang. Magugulat ka na lang sa text, may warrant of arrest ka. Ganun ba kabilis mag-draft ng warrant of arrest? Ha? Mag-isip kayo, ang haba ng proseso niyan bago mag-release ng warrant of arrest. Naiintindihan nyo, yung nagpapanggap na ako nga pala si NBA, Director NBA ng ganito. Sus! NBA agad, sus, hindi ganyan ang proseso ng batas. Kaya ilinawin nyo yung mga utak nyo, huwag kayong bobo, ha? Hindi ako abogado, guys. Wala rin akong alam sa batas. Hindi rin ako marunong mag-interpret ng batas, lalo na yun. At di ko rin naiintindihan ng batas. Pero alam ko ang due process. Alam ko ang proseso. Okay? Naiintindihan nyo? Hindi naman sa... hindi naman sa ano ko, ha? Pero as long as alam yung proseso. Okay? Hindi ako abogado. Hindi ko nga alam yung mga batas-batas na. Hindi man ako... Ang hirap i-interpret yan, eh. Yung mga batas na yan, eh. Tanging mga abogado na nag-i-interpret niyan. Bago manalo isang kaso, kasang damakmak ng hearing ang ano yan, labanan yan. Labanan, oral agreement, mga ganon-ganon yan. Ang tagal. Tapos ikaw yung na-delay ka lang isang araw, tapos kinabukasan may warrant of arrest ka na. Diba? Hindi ba kayo nagtataka? Niloloko kayo? Hindi nyo ba napapansin? Naiintindihan nyo? Ha? Okay, kung gusto nyo ako makausap one-on-one, you have to pay my time. Yun lang yun. Hindi ko kayo ma-entertain one by one. Kaya isa, ang isa. Okay? Ang isa-isa. Okay? You pay my time. Yun lang inaano ko, pay my time. Hindi yung nasabihan nyo ako na, ito 30 pesos, so text mo yung mga ano ko, contacts ko. Iyon na po.
libre po ako magmamanood ng aking YouTube channel. Dito pa lang sapat na para lumakas ang loob ninyo. At kinikising ko yung mga utak nyo sa mga sa mga bangungot nyo dyan sa mga loan app na yan. Papaisip na lang ako eh. Minsan natatawa na lang ako eh. Hindi ko alam kung paano ko yung mga reply nyo sa akin, yung mga nagbi-message sa akin, yung paulit-ulit na lang guys, sa totoo lang, parang natatawa na lang ako. Kasi, ano eh, yung sa side ko kasi, alam ko na, kayo, hindi nyo pa alam eh, kasi wala pa kayong kakampi, bago pa lang kayo. Sa part, hindi ko alam kung paano kayo, kung kayo bibigyan ng, paano ko kayo i-advise. Diba? Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa inyo, kasi nga, it takes time, matrabaho. Okay, matrabaho, marami akong sasabihin sa'yo. Diba? Alas baka buong araw, maubos lang sa'yo pa lang, maubos ang sasabihin ko sa'yo. Hindi bayad ng oras ko. Nood ka na lang ng YouTube channel ko, libre pa. Naiintindihan nyo? Kung gusto mo, ulitin ko. Kung gusto nyo, mag-join sa GC ko, yes. Marami akong ipapaliwanag sa inyo, marami akong ipapagawa sa inyo para maging safe kayo. Lalo na sa mga taong mag-due date pa lang, ha? Ulitin ko sa mga mag-due date dyan, sa mga loan app, pwede natin magawa ng paraan yan. Naiintindihan nyo. Pero hindi ko yan basta-basta sasabihin sa inyo. Ubos ang oras ko. Ako na sa tama lang, may limitations ako, may hangganan. Okay. Kung gusto niyo makamove on, tulungan niyo sarili niyo. Tulungan niyo sarili niyo. Yun lang ka simple. So, hopefully sana kayo makapanood nito sa mga bago, no? Sana maintindihan niyo. Diba? Ulitin ko, itong loan app na to, no? Nag-loan ako nakaraang linggo. So ngayon, malamang ngayon, Holy Week, wala akong na-receive niyata ng pananakot. Kasi kada reminders nila, binablock ko. Wala akong pakialam. So ngayon, wala pa. Malamang nag-text plus na siya sa contact reference ko. Pero wala akong balita sa mga ibang ka-phone book ko. Ibig sabihin, may ginawa ako. Effective. Okay? Yun ang dinidiscuss ko sa group chat. Yung step 1, step 2, step 3. Okay? Masyadong mahaba explanation. Effective, medyo effective siya. Hindi ko masabi 100%, pero may mataas ang chance na hindi nila makontak ng nasa phone book mo. Lalo na yung mga mag-due date pa lang. Maaagapan natin yan. Ngayon, sabi ko sa iyo, mga nasa 80% chance na hindi nila makontak. May mga pinapagawa kong instruction sa inyo. Diba? Doon pa lang, save ka na sa kahihiyan. Pwede ka. Kahit itanong niyo sa ibang member ko dito sa group chat, kung makasali kayo, kung paano ko sila i-handle, medyo maayos naman, sumunod sila sa akin. Kung gusto niyo mag-move on talaga, at makalimutan ang problema niyo, yes, sumunod kayo sa akin. Kaya yung sinabi ko, di ba, kayo, nag-enroll pa lang, ako, graduate na. Hindi nyo pa alam ang pasikot-sikot nila. Mga ulang na yan, kaya pang bilugin ang pag-iisip ninyo. At takutin. Ako hindi. Hindi na. Nag-guess ninyo? Oo. Ano pa gusto nyo itanong?
masasagot ko yan. Kasi napagdaanan ko din yan. Alam niyo guys, dumating din ako sa point na ganyan din ako nung una. So, stress na ako. Pero hindi ako, walang taong tumulong sa akin, walang nag-advise. Ako lang mag-isa, nag-self-recovery ako, nagbasa-basa ako, nag-research ako. Gusto na ka-move on ako. Bigla. Nawala na lang. Diba? Iyan, mag-ingat kayo sa mga loan applications kasi na-access niya lahat na nasa phone mo. Pero guys, ulitin ko, may isang loan app dito na kinatakutan ko. Si One Hand, guys. Si One Hand. Ang tindi ng kanyang application. Namamonitor nyo ang lahat ng application na ginagamit mo sa phone mo. Napakadelikado si One Hand. Nabigo sa inyo. Kaya pag nakamove on na kayo dito sa load up na yun, ano yun na yun, isumpa nyo na. Isumpa nyo na. Huwag na kayong kakapit pa. Okay? Kasi nakakatakot na yun. Nadala na kayo. Tindi ng ginawa niya sa buhay ninyo. Sobrang depressed. Tignan niyo mukha niyo sa salamin. Kung ano itsura niyo yung time na bago kayo mag-loan sa Ola. At ngayon, ang laki ng pinagbago. So ngayon, ngayon guys, pwede natin baliktarin yan. Mababaliktad yan. Okay? Mababaliktad yan. Paano? Meron akong piniprepare na tinatawag na co-op, guys. Co-op. Dito, guys, pwede kayo magpa-member. Mag-share kayo ng any amount ninyo, kaya nyo. Ako magpapaikot ng pera. Kayo, wala kayong gagawin. Okay? Wala kayong gagawin. Ipapaikot natin yung pera. Yung mga na-earn nating interest, i-distribute ko based dun sa magkano ang naging share nyo sa Ola, sa co-op. Okay, ha? Siyempre, mas malaki ang share, mas malaki ang magiging commission mo, magiging party mo at the end of the year. At ang maganda nito, guys, ang maganda nito sa co-op natin is 20% lang monthly. Bumbay lang, 5-6 lang, 20%. Ang pwede lang kumuha, ang mag-loan pwede rito ay mga members din. Okay? Ang members sa GC ko, tayo-tayo lang din. Bayaran nyo rin yung interest. Pag the end of the year, babalik din sa inyo. Pwede kayo mag-loan sa akin. Pag-ipit kayo, pwede. Diba? Yun ang pinaghahandaan ko. Alam ko mas masahol pa ang mga Ola sa mga Bombay. Ang Bombay 20%, ang Ola 200%. Tingo, 200%, nakwenta ko na yan. 200%. Si Tala, isa sa pinakababang interest si Tala. Pero mas mahal si Tala kumpara sa Bombay. Kanino kayo pumapatos? Isipin niyo sarili niyo. Siyempre, papapatas kayo sa mga online lending, pero hindi niyo alam, mas mataas sila sa Bombay. Sa mga fee nila, sa mga charges nila. Tapos 7 days lang. Di ba? Loko-loko. Kung dito sa atin, may co-op tayo, nakakahiram ka, kabayad ka, ikot-ikot lang, nagkakapera ka pa. Anyway, no, yung co-op ko is pinaplano ko na. Sa mga gusto magpa-member,
o magkaroon ng shares dito, let me know. Okay? Let me know. So, tuturuan natin na bago natin mga buhay ninyo. Kung walang mga interesado, kahit ako mag-isa, gagawin ko yun. So, magpapalong to. Iba dito kasi, di pa nila kaya, kulang pa nila ng budget para makapag-share. Ako magbubuo ng sarili kong budget. Siyempre, papalong ko yun sa inyo. Siyempre, siyempre naman, bayaran ninyo. Meron nung ipapifill up na form sa inyo. Diba? Kailangan active din ang Facebook mo. Diba? Ganun lang, kasimple. Active ang Facebook. Siyempre, kailangan ko rin ng contact reference. Ako naman, hindi naman ako masahol. Pwede mo akong pakiusapan. Pero yung tipong kakaloan mo, due date mo, hindi ka agad nagbayad, tinakas mo na binalak mo ako. Diba? Katarantaduhan yun. Huwag ganun. Kasi nagmamaganda ng loob ang tao. Ganun gagawin ninyo. Anyway, yun lang isa sa plano pa yun. Target ko by May, makapag-start na ako ng makapag-loan na yung mga members. Pwede kayo manghiram kung lipit kayo. Anyway, no, I will give further discussion on co-op sa next video ko. So ngayon, topic natin kasi dito sa GC ko ulit, sa video ko ngayon ay more on Ola. No? More on katarantaduhan ng mga loan app nito. Na panahon na para gumising kayo sa mga katangahan at mga kabubuhan ninyo. Na kailangan ka na kayo kalampagin. Diba? Kailangan na kayo kalampagin. Takot na takot kayo dyan. So bakit takot dyan? Kasi panlaban nila kasi contacts nyo, detecting contacts nyo, ganun ganun. Kaya yung sinabi ko, pwede nyo akong maasahan eh. Yung instrumento eh. Pumili ako ng mga, ito yun nga, yung binayad nyo sa aking membership fee, yung joining consultant fee. Alam nyo guys, binili ko ng mga noodles, ayan, bumili ako noodles. Siyempre, minsan nagugutom ako pagka upo kayo, kailangan ko nang, diba, o, mga pagkain ko. Bumili ako, o, century tuna, ito, bumili ako. Okay, diba, nakakagutom din, pagka sa salita, diba. At pagbigay ng advice sa inyo, mag-chat, siyempre, ito, yung binayad niya sa akin, ito ko nilaan sa mga pagkain ko. As active naman ako sa inyo. At least naman, yung kapalit naman yung sa small amount na yan, eh yung naka-move on ka, nagkakagawa ka ng paraan. Diba? Nawala depression, kakaisip, kasi nagawa natin ng paraan. Diba? Sa group chat natin, nagtatawalan na lang tayo. Diba? Hindi na tayo affected, tawa na lang tayo sa mga text blast nila. O, diba? Kasi sinunod niyo ako. Nakakailag na kayo sa mga ano nila, panakot nila. Kaya nga yung atmosphere ko guys, sinishare ko sa buong, sa lahat sa inyo-inyo. Sinishare ko. O napagdaanan ko, pagdaanan yung napagdaanan ko. Gusto ko paano ako nag-survive, ganun din kayo ha. Atakin ko kayo pataas. Iahakon ko kayo dyan sa depression nyo. Kung bahala sa inyo. Diba? Yun nga lang uulitin ko, hindi yan free ha. Kasi hindi ako robot. Papagod din ako. Or note na lang YouTube ko, pre yun. Subscribe. It's a malaking tulong na rin sa akin yun. Subscribe. Hindi nod-nod lang kayo. Manoto na kayo mag-subscribe. Okay? Ang bilang ganti ko na lang yan sa mga loan app na yun, eh, huwag kayong magbayad. Okay? Isa yun sa pag-suporta sa akin. Bilang pag-ganti at mapasarayan.
the more na dinidiligan mo ang isang halaman, the more natutubo yan. Ibig sabihin, kahit pa partial, bayad ka na ganyan, nandyan pa rin yan. Ang laki ng kinikita niyan. Buhay yan. Naiintindihan niya. Sa GC ko, nandito ko, i-discuss ko sa'yo lahat. Lahat ng alam ko. Yung tipong wala ka nang iisipin problema mo. Kung saan ka makakaiwas, di ba, ng kahihiyan, makakaiwas ka. Kaya ulitin ko sa mga magpapamember sa GC ko, walang problema. Okay, hindi nga lang libre. Siyempre, you have to pay my time. Consultation fee, yun lang po ang babayaran nyo sa akin. Hindi yun malaki, mas malaki pa yung 500. Extension nyo na, punta lang sa hangin. Okay. Malaki na yung 500. Sobrang laki na yun. Tapos kung naman yung babayad nyo sa akin, 20 pesos, kontakin ko yung kon ano nyo, 30 pesos. Parang niloadan nyo lang ako. Parang limpagod ko kakatext. Nahiya naman ako. Ayun. At least, guys, maintindihan mo. Gusto ko maintindihan yung bawat sulok. Bawat sulok ng mga ulan na yun, ano yung pinaggagawa nila. Ang dami nilang modus. Kasi magpapanggap sila na tawag dito, magpapanggap na contact mo daw. Oh, si ganito, ginawa akong contact reference ng ganito, boss mo to. Bakit ako inontak na ganyan? Oh, baboto sila. Eh, wala naman sa phone book mo yun, pero nagpanggap silang contact reference mo. Ano? Sabi siya, oh, Juan, ano ba tong Ola na to? Nag-text mo sa akin. Ha? Ako po, kinisingan ng ganoon, ganoon. Oh, di ba? Ikaw naman si tanga, na-stress ka. Kasi kala mo, boss mo yun. Eh, agent yun. Ikaw naman ngatog ng katog ka naman. Ikaw naman itong si Raulo, ngatog ng ngatog. Kung hindi ka malakas sa loob, kung tatanga-tanga ka, talagang madedepress ka nga talaga. Totoo lang. Kakainin ka nila ng buo. Litig ko kung tanga ka, mapakatanga sa mga ula, kakainin ka nila ng buo. Lalamunin ka nila ng buong buo. Hindi na nila ka malamon-lamon. Iba ang may alam, guys. Yung nagmamalaki ng mga ola na yan, IT raw sila. IT, ha? Kaya pala napitag ko sila. Huwag kayong matakot. Tinatakot lang kayo. May bangkay daw kayo. Padudukot kayo sa pangpamilya ninyo. Marami silang ginagamit ng number. Sobra. Kasi ang hirap ng proseso niyan. Actually, kaya ginagawa nila yun. Tapos palit scene. Ganon. Kaya nila yun. Ang ganti lang. Makaganti lang. Kaso nga laki ba? Blatter mo. Pwede yun. NBA mo pwede. Kaso papaguring ka naman sa proseso. Okay? Pwede niyang gawin yun. Pero meron akong technique dyan. Kung paano. May ginawa akong plano eh. Tinitignan ko kung mag-work out. Okay? So para kung gusti siya nandun na. Hindi ko pa masabi kung effective, pero ginagawa ko pa lang. At guys, alam nyo guys, sa mga GC ko, marami sa inyo naka-move on na eh. Marami akong naging GC. Lahat kayo, mostly, marami yung naka-move on. Iba dyan, nakalimutan na ako, hindi na ako naalala. So, masaya na sila, focus na sila sa pamilya nila. So, masaya ako doon. So, okay lang sa akin yon kung medyo naka-move on ka na, hindi mo na ako naiisip. Okay lang yon. Yun naman talaga ang ano ko eh.
Ayun naman talaga ang gusto ko parating sa inyo, yung dumating yung time na kinalimutan mo na yung nangyari sa buhay mo. At naging instrument ako para makamove on ka. Maraming salamat din sa mga suporta at tiwala nyo guys. Lalo na sa mga member ko sa GC. Maraming salamat sa mga tiwala at suporta nyo. Sinuportahan nyo rin ako na lumaban. So sana at the end of until the end of my battle, okay, nasuportahan nyo pa rin ako. Kasi lalaban at lalabanan ko itong mga malalaking mga modus scammer na loan app na to. Lalaban ako. Hindi ako titigil hanggat may nabibiktima sila. Nandito ko para baliktarin natin yan. Sila ngayon ang bibiktimahin natin. Okay. Yun lang. Matatapos ang problema. Mawawala yung mga ibang problema nila. Okay. Masyado ng gabi na guys, no? Siguro itong videos ko i-upload ko sa YouTube, sana mapanood ninyo. Okay. Panoorin nyo lahat ng in-upload ko. Marami na akong in-upload guys, panoorin ninyo. Okay. Hindi yung isa lang, marami akong in-upload. Marami akong instruction din. So hopefully sana sa birthday ko, no? At maalala pa rin ako ng mga ibang members ko, mga tao dyan. Hopefully ganun. So maraming salamat sa suporta ninyo. Alam ko dadami pa kayo. Okay, parami kayo ng parami. Yung iba maalis na kasi nakamove on na yan sila. Na-handle na nila yung mga Olga. At salamat din at nakamove on ka, natakuhan ka. Ayun. Okay? So guys, it's a late na, no? It's mahaba na tong videos ko. So I think it's time to say good night na sa inyo. Okay, it's time to siguro magpahinga naman tayo. Mamatulog na tayo ng mahimbing. Ako andi dito lalaban. Lalaban ako. Okay. Sa paraan ko. Andiyan kayo sa suporta. Sa suporta ninyo, makakabawi na. Makamove on kayo. Okay, guys, no, marami pong salamat ulit. So, good night na po. At ako'y magpapahinga na rin. So, sa susunod kong video po, kung meron mang ibang update o bago mo sa naman ng mga online loan app, itong mga kriminal na mga agent na to, na puro pagtatangka at death threat na eh, inagawa nila. Mag-ingat kayo, ha? Ulitin ko, ha? Itong mga, meron akong way para ma-detect yung mga hayop na ano na yan, agent na yan. Huwag lang silang magpapahuli sa akin. Yung mga agent na ako nahuli guys eh. Pita ko sa Facebook, lahat, nakita na ako, nahuli na ako. So ngayon, pag may nahuli ako, patay kayo sa akin. So, nanagot talaga kayo sa akin. Lahat ng kaya na ginawa niyo sa mga biktima ninyo. Paparamdam ko sa inyo yung impyerno. Iinindihan nyo. Relax lang. Gagawa ko ng paraan yan. Mahuli lang ako. Okay guys, no? Maraming salamat at magandang gabi po sa inyo.